Hanabishi Digital Power Band. Converted into manual switch for 1, 2, 3, and separate switch for revolving or oscillation. Paano convert ang digital power band into manual switch? Yan ang share natin sa inyo ngayon here at Marcus Repair and Maintenance Shop with my Master Macmac, me, Morty, here at Kamuning Branch of our shop. Busy day, pero isa-share namin ito sa inyo. Paano i-convert into manual? Tara, samahan nyo. Another busy Tuesday afternoon here, and I'm with Bakma kaya dahil busy pa siya. So ngayon eh, makikita nyo ang dami nating blessing dahil pagawa vacuum, and then ngayon ang pinaka gagawin natin ngayon, meron tayong special na tanggap dahil meron tayong Hanabishi power pan. So kanina kaya makikita nyo nakakalas na siya, bali sinubukan na siyang gawin nung ano, nung may-ari. And then, kaso, sira na yung, ano niya, yung electronic board niya. Ito. Both, taas-baba. Nag-decide na yung may-ari na, kasi masyado magiging, una kung maghahanap tayo ng parts, masyadong matagal dahil wala pang aftermarket parts yung electronic board niya, sunog na yung board niya. So, pinaka naging decision is, i-convert na natin siya into manual switch. So, yun yung ipapakita natin ngayon sa inyo na paano mag-convert ng digital type power pan or electronic type power pan into manual switch. And bali, dalawang switch yung papalitan natin. Yung isa is for the speed. Nalalagyan natin siya ng rotary switch. With 3 speed din. And then, mag-install din tayo ng some rocker switch for the oscillation or the revolving natin. So later on, papakita sa inyo step by step. So samahan nyo kami, paano mag-convert ng electronic type or digital type na tower pan into manual switch. Samahan nyo kami, tara! Una, kailangan natin i-cut out lahat, separate yung bawat parts natin. So unahin natin itong synchronous motor natin. Ayan. Kailangan muna natin siyang may separate yung bawat wirings natin, so makakapag-layout tayo ng panibago natin wiring plans later on. So anything na electronics natin yan is bali, mangyayari nito is ititira natin lahat ng vital wirings na pinakakailangan natin. And number one yan is itong power supply natin, papunta sa plug natin, synchronous motor, and then itong linyada ng motor natin. So bago putulin, kailangan nating alamin yung color coding value niya. So para later on alam natin yung i-rewiring siya. So makikita nyo dito sa board, merong mga label yan kung ano yung low. Ito, low, medyo malabo lang, may low, medium, high. So lumalabas dito is blue, yellow, red ang ating 1, 2, 3. Low, mid, and high. Blue, yellow, red. Then kunin lang natin yung ating capacitor lines. Which is ito yung makikita natin na connect yung capacitor dito sa puti. Sa pagganito, ano ko lang kayo, additional tip sa inyo. Kahit tumagal kayo
sa pagkakalas, lagi siguraduhin nyo lang na yung proper labeling ng inyong mga wirings, dahil bali wala yung pagkakalas ninyo kung hindi naman natin may babalik ng tama. Dahil alam naman natin na isa lang ang magkamali tayo hugadig sa wiring later on, masasayang na yung trabaho natin. So, yung kinakailangan lagyan ng label, lagyan ng label. Just to ensure na magiging maayos yung pag-wiring natin later. One disadvantage kasi ng mga electronic controlled electric pan is that karamihan sa kanila is walang aftermarket parts. Ayan. Kaya tayo sa mga repair shop, isa sa mga alternative solution natin is to convert it into manual. Para hindi rin nakamalito later on yung mga pwede ko na i-connecta tulad dito kapastor ng dirito, ilagay ko na siya. Pagkakalas nito, siguro din lang natin mga ka-master and mga ka-DIY na tatandaan natin yung mga sequence ng pagkakalas. Lalo nito na hindi nila dito kalas-kalas na. So, very challenging siya kung paano ibabalik. So, ngayon, again, one by one, tatanggalin natin yung mga, ano natin, mga wirings natin. Lahat ng mga naka-attached na original wirings niya, bali pa ni bagong wiring ito. Ito medyo, ano kasi ito yun. Dito, i-create tayo ng panibago nating wiring plan. Kumbaga. Mahirap lang kasi dito sa mga to. Makulit gawin dahil puro mga clip type. Ayaw nyo lang kasi pare-pare ito sa atin. So, ito yung pinaka-idea niya. Yung motor natin is fan motor natin, synchronous motor natin, capacitor, and then power source. So, lahat ng mga vital parts ng pan natin is naputol na natin at ready na for wirings na lang. So, ang pinakakulang na lang natin is yung switch natin. So, from here, kukonekta lang muna natin ito, itong motor natin, and then pagagapangin natin, gagawa natin ng panibagong wiring papunta dito. So, ang question is, paano natin ito ilalayout sa taas? So, mangyayari yan, lagi natin siyang ilalagay doon sa pinaka hindi makakapangit na tignan na ano, na kailangan malinis yung pagkakabutas natin. So kaya gumagamit ako ng rotary switch kasi ang gandaan sa rotary switch pag nagbutas tayo is maliit lang yung bubutasin natin at wala, hindi siya mag-a-appear, hindi makikita, malinis siya kumpara doon sa gagawa tayo ng button type switch. And then black din, so para mag-jive siya sa kulay ng ano, hindi siya magiging parang mabababoy yung ano, yung unit later on.
time gumagamit tayo ng test light natin para malaman yung continuity ng ating motor. Tulad kanina, blue, yellow, and orange yung ating 1-2-3. Number 1, so maklapit ko dito para makita nila. So, makikita nyo dito na dito ako nag-top. Sa dami ng wire na yan, kinuha ko muna yung number 1-2-3. Ito, yung 1-2-3. And then, meron tinuha natin yung sa capacitor. So, meron na tayong 5 lines ng... Kasi, medyo confusing kapag sa mga ganitong electronic type, masyadong maraming wire. So, para ang technique is para hindi tayo malito, kunin natin yung 1-2-3 and then yung nakakabit sa capacitor. Dahil for sure, itong 5 na to, ito lang makakapag-wiring na tayo. Dahil isa dito sa dalawa na to is yung linya. Hanapin lang naman natin niya kung saan yung kanan, yun yung common niya. Most probably, yung color black na yan is mas malamang na linya yan. And then 1-2-3 is blue, yellow, and orange. Blue. Number 1, makikita niyo ilaw. Mahina lang. Sobrang hina. Oo. Yellow, medyo mas malakas. And then, orange. So, nakuha na kagad natin yung linya dito pa lang. Yung mga hindi na natin kailangang wiring, katulad dito, pwede na natin siyang disregard. Kasi, para hindi rin tayo masyado malito. Isa natin sa ating power source. Itong common natin yung itim dahil dito siya kumanan. So, lalagay natin isang power natin dito. Again, itim natin. Itim dalawang linya ng capacitor, 1-2-3. Ito yung pinaka-common line natin. Ito yung auxiliary, 1-2-3. Yung isang power natin ito galing sa labas, extend ko lang para may allowance tayo. Ia-adjust naman siya dito. Purgada yung cameraman ko, may sakit pa yan. Alam, wala ako kasama, di niya ako iniiwan dito. Pogi kasi yun. Yun. Oh. Sige na, connect na natin to. Ayan, ito yung isang power source natin. Nilagay ko na sa common line. And then ito, makikita nyo. Ito naman din yung sa ating synchronous motor. Ayan, itong orange and black din. Dito kasi hindi na tayo nakabase sa kulay. Nakabase na tayo kung saan siya papunta. Ito black. Kabit din natin dito. So, itong linya na to is pwede na natin tapan dahil itong mga common lines is na-separate na natin. So, itong isang power source natin, dito namang gagaling yung papunta sa mga switches natin. Itong 1-2-3 na to, papadikin natin to doon sa switch natin, magagapangin yan. Ito namang sa to is punta sa 0. At yung isang linya nito doon puntahan naman natin is papunta naman sa switch nito. Nang ganun lang yan kasimple. Again, 1-2-3 mas top ng isa dito, bali magiging 4 ito, isa 0 papunta dito, mapupunta dito, i-connecta natin. Then, tap naman ang isa dito, papunta naman dito. Ganun lang kasimple. At ginagawa natin para hindi nakarekta yung ano natin, yung switch ng
ng oscillation para once na namatay yung pan, is patay din siya. Instead na kukuha tayo dito, kukuha tayo sa number 2. Ito, para once na pinatay yung pan, patay din yung synchronous. Baga, doon tayo kukuha ng power sa number 2. So ngayon, dali nag-assemble tayo ng wirings natin. So nag-create tayo ng harness natin. Pero yung pagdudugtong-dugtongin natin, kagandahan kapag may mga nag-tip ko rin sa inyo, pag nag-repair kayo, may mga pinagpalitan, pinagtabasan kayo yung mga motor, kunin niyo yung mga wires. Kasi later on, gaya nito, mga naipon ko siya, magagamit nyo siya kapag meron kayong mga kailangan extend ng wire. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, bibili lang natin lahat. Hindi ba kasi yung device natin? So, paraan din yun para laging available yung materials natin tsaka makatipid tayo. Maganda lang din kasi sa mga wiring ng mga original pan, meron siyang parang royal cord siya na meron na siyang outer protection. Malaking tulong na rin kasi yan para sa wiring natin. So etong ginagawa kong harness na to, ito yung manggagaling mula dito sa baba papunta dun sa switch natin sa taas. Wiring ha, going to our manual switches. Hindi na lang makikita yung ano natin, yung creativity natin doon sa pag-install ng panibagong switch na. So yan, mula dito, ganyan nyo, haabot na siya. Mabot na pala. Pati yung ano nito, yung wiring nito, makikita nyo kasi, iba yung kulay nito. Tayo na rin yung magdidikta ng ano, kung anong wiring i-connecta natin sa pan, ano, sa kanya. Tatandaan na lang natin kung anong 1, 2, 3, and then yung dito. Dito kasi ikaw na magdidikta kung anong kulay ang gusto mo, kung anong 1, 2, 3 mo. Dahil ikaw na yung ano nito, ang magdi-design ng color coding mo. As long na alam mo yung sa original. So dito ang gagawin ko sa kanya. Sa original coding kasi ng ano ng wiring na to, ang pin niya dito is gray pink yellow. Gray yellow ano pala, pink yellow white. So gagawin kong linya is gray, 1 2 3 is pink yellow white. So number 1 is blue. Ito pink. Number 2 is yellow, ito yellow. Again, gawa ko na lang itong color coding na to. So kapag nag-aano tayo nito, kapag nag-convert tayo, nasa sayo na kung anong kulay yung pagagapangin mo. Kung may available kang same color, mas maganda. As long na matama, isusunod mo yung tamang wiring diagram niya, okay na yan. Yung wiring natin, kanina, pinag-iwahiwalay natin, balikan natin na kinonekta natin yung 1, 2, 3. Ngayon, yung ginawa natin 1, 2, 3 kanina is pink, yellow, white. And then, yung pinapanikong linya is yung gray, yung pinaka-power natin, yung source natin. Ayan. And then, may mapapansin ka dito na may nakatap ako temporarily sa may number 2. Kasi, dito kukuha ng power para sa ating oscillation switch para mag-switch yung ating synchronous motor. Nakikita mo dito, yung isang linya ng synchronous motor, ayan, nakarekta siya dito, yung kulay orange. Pinapanik ko siya going dito dahil yung isang linya niya, yung itim, nakarekta na doon sa isang power. So, yung isang linya ng synchronous motor na orange, ito na siya, green na siya, pinapanik ko na dito. So, kailangan ng supply nito. Yung supply nito, manggagaling sa number 2 nito.
bakit hindi tayo kumuha sa number 2 instead na pwede naman dun nasa 0? Kasi ang purpose is kailangan pag namatay, pinatay natin itong switch natin ng fan, is mamatay din yung synchronous motor. Kasi useless naman na umaandar yung synchronous motor natin kung hindi naman umaandar yung fan. So dito tayo kukuha yan. Makita mo, pink, yellow, white, pero nagtap tayo doon sa yellow. Ito, ihinamin na lang natin ito. And then, ito nyo, meron na siyang butas dito na yan, nakakabit na siya dyan. Ihinam ko na lang with lock. Para kaka-idea kayo kung paano mag-convert ang digital type or electronic type into manual. Malinis siya, that's why mas prepared ko yung rotary switch kasi wala siyang makikitang pinagbutasan kasi matatakpan siya nung pinaka ano natin, handle natin. So isa na lang ang kailangan nating butasan, ang pinaka last na lang is ito. Butasan natin siya kung saan mo gusto na lang ilagay and then i-testingin na lang natin. So, testing na tayo. Konting recap lang. Una, tinanggal natin lahat ng mga electronic parts attached dito sa ating unit. And then, tinira natin yung mga vital wirings, which is yung power source, capacitor, and then yung motor lines, kinonekta natin na parang sa ordinary pag nagkukon na go-wiring lang din tayo. Ang kaibahan lang is lahat ng yun, papapanikin natin sa taas. Ito yung 1, 2, 3, 4 at saka yung 0 nandito na. Ito yung pinapanik ko is para sa switch lang ng ating synchronous motor. So makikita ninyo sa ibandang ilalim dito. Ayan, binutasan ko lang yon para magkaroon tayong switch. Ayan, okay, pakita na. So ayan, 0, 1, 2, 3. And then titignan, pakita mo dito, Mac. Revolving natin, turn on natin, eh, naka-turn on na, gumagalaw na rin po siya. Ayan. So most probably assembly na lang tayo. Ito, may technique dito. Pag ayaw mo nang mag-ano nito, mag-butas, pwedeng mag-cut out na lang tayo dito sa may dugtungan. So dito sa mga dugtungan niya, pwede kang mag-sukatin mo lang kung gaano ito kalapat. Para later on, dito lang natin siya i-slide. Ninerbyo si Makmak doon ha. So ito yung hinangin na lang natin. Makikita nyo ang appearance niya dito sa labas. Yes, ganyan. So ayan, naroon na tayong switch pagdating sa synchronous. So assembly na lang yung kailangan natin. Pasensya na kayo, medyo pagpa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 pagp
ng maayos. Ito, i-organize natin yung wiring later on. Hindi ko na mapakita sa inyo dahil marami pa tayong gagawin. At least nakuha nyo na yung principle na kung paano ito convert mula dito sa motor going dun sa ating mga seatcase. Hinangin lang lahat ng mga connections. Make sure na walang mga magkakadikit. At double check dun sa final testing natin.
Thank you guys for watching, and I hope may natutunan tayo ngayon, additional natin sa mga na-share namin sa inyo. Again, I am Marty of Marty's Repair and Maintenance Shop. Would like to thank you for this almost just a month ng channel natin. Is meron na tayong 18,000 views and 250 plus subscriber. Thank you po sa pag-appreciate. God bless everyone and bye-bye.